Magandang araw po sa kanilang lahat, mga kababayan. Welcome back again to our channel. Nandito naman po tayo ang pagbabalik ng probinsyano. Atin pong pag-uusapan ngayon, mga kababayan, ay tungkol po sa mga turi po ng platinum na kung saan ay tatalakay natin dito sa ating vlog, mga kababayan, ang mga iba't ibang uri ng platinum. So bago po natin umpisahan ang ating pagtatalakay, mga kababayan, nais po natin magpapasalamat sa lahat po ng mga sumusubaybay sa ating videos. Maraming salamat po sa inyo. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag niyong kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated kayo sa mga gagawin kong videos. So usapang iba't ibang uri po ng platinum, atin pong pag-uusapan ngayon, mga kababayan, ang mga iba't ibang uri ng platinum. Lingid po sa ating mga kaalaman, mga kababayan, na pag sinabing platinum po ay lagi po natin ang nakikita lamang ay ang mga nasa jewelry shop na kung saan ay mga necklace, mga earrings at saka mga sing-sing na kung saan ay yari sa platinum. Ang hindi po natin alam, mga kababayan, ang platinum po ay napakaraming uri. Ito po ay may uri na anim na pamilya na kung saan ay atin pong tatalakayin dito sa ating videos. So, uunahin po natin, mga kababayan, ang ruthenium, pangalawa po ang rhodium, pangatlo po ang palladium, pang-apat po ang osmium, pang-lima ang iridium, at pang-anim po ang platinum, platinum A, na kung saan yan po ang mga jewelry na kung saan ay makikita natin sa iba't ibang pawn shop at iba't ibang jewelry shop na kung saan ay nagbibinta po ng mga platinums. So, ang atin pong tatalakayin ngayon, mga kababayan, ay tungkol po sa pamilya ng mga platinum na anim na mga precious metals na atin pong isa-isahin, mga kababayan. So, umpisahan po natin, mga kababayan, sa ruthenium. Speaking of ruthenium, mga kababayan, ang ruthenium po, mga kababayan, ay isang uri ng platinum na kung saan ay may kulay na gray-white. So, ang kulay po nito, mga kababayan, ay gray-white. Kapag makita po kayo ng mga gray-white, tapos may tatak po na RU, yan po ay uri ng platinum na kung saan ay tinatawag na ruthenium, na kung saan mayroon po siyang atomic number na 44 at saka atomic mass na 101.07 U. yan po ang kanyang atomic number, mga kababayan, at ang atomic mass. Ang melting point niya po, mga kababayan, ay 2334 degrees Celsius na kung saan ay high temperature po ang kanyang uri na kung saan hindi po basta-bastang matunaw lamang ng mga acetylene. So, ibig sabihin, iinit po siya pero napakabilis po niyang lumamig. So, ibig sabihin, iinit din kaya lang mabilis siyang lumamig. So, nasa 2334 degrees Celsius po ang kanyang melting point bago siya matutunaw. Yung init na kung saan bago po siya matutunaw. Na-discovery po yan, mga kababayan, ni Van der Waals radius na kung saan siya po ay ang nakapag-discovery ng uri po ng metal na tinatawag na ruthenium. So maaring hindi ninyo alam, ang akala ninyo pag sinabing platinum ay yun lamang mga kwintas at mga singsing na kung saan ay marami pa pong uri. So ang pangalawa po nating pag-usapan, mga kababayan, ay ang rhodium. Ang rhodium po, mga kababayan, ay mayroon pong symbol na RH. Kapag nakakita po kayo ng RH na metal, yan po ay rhodium. At ang kanyang color po, mga kababayan, ay white silver. So, kapag nakikita kayo na parang silver siya, ngunit parang gatas na ang kulay parang gatas na silver, yan po ay rhodium. Karaniwang ginagamit po ito, mga kababayan, sa pagpiplated ng mga relo. At bihira ka lang makakita ng mga rhodium na kung saan solid sapagkat napakamahal po ang metal na ito. Ito po ay the most expensive platinum
Ibig sabihin ito po ay isang uri na platinum na kung saan ginagamit lamang sa pagpiplating ng mga jewelries na kung saan pinapatong din sa mga platinum A na kung saan ginagawa ito sa mga high temperature na mga makina. Rhodium comes from the Greek word rhodun, mga kababayan, na ang meaning ay rose. Sapagkat ang kanya pong mga asin-asin kapag sinilip mo, mga kababayan, ay color red. May red rose na hugis po sa loob ng kanyang mga asin-asin, mga kababayan. So para po siyang mga bulaklak sa loob kapag tiningnan mo ito, sinilip mo ng mga microscope, yan po ay makikita mo na ang kanyang mga asin na naguhugis, rose po sa loob. Kaya po siya tinawag na rose sa Greek word na rhodon, meaning rose. So ang kanya pong atomic number ay 45. Ang kanyang atomic mass ay 102.9055 U. So yan po ang kanyang atomic mass at atomic number. So dumako po tayo sa pangatlo, mga kababayan. Ang pangatlo po ay ang palladium. So ang palladium po, mga kababayan, ay ang pangatlong uri ng platinum na ikaahalin tulad ito sa silver, mga kababayan. Parang silver lang po ang kanyang kulay. Kapag makita po kayo ng uri ng platinum na ito, ay titingnan mo ito na parang silver lamang at may tapak po ito na PD. So PD, kapag may nakita kayong PD, 850 PD, 950 PD, yan po ay mga palladium platinum na kung saan ay isang uri din ng platinum na kung saan ay hindi po naman ganun kamahal, mga kababayan, sapagkat ito pong palladium ay ang pinakamura sa lahat ng platinum. Siya po yung mura na mataas lamang sa silver ang per gramo. Kapag makita kayo ng PD, yan po ay sure na palladium na uri ng mga platinum, mga kababayan. Ang color po niya ay silver white din, na kung saan parang sterling silver din, mga kababayan. So kung may makita kayong ganyan na PD, sure ball na palladium na po yan, mga kababayan. Dumako na po tayo sa pang-apat, mga kababayan. Ang pang-apat po ay ang iridium. Ang iridium po, mga kababayan, ay may symbol na IR. So pag nakakita kayo ng ngital na kung saan may tatak na IR, ang ibig sabihin niyan ay iridium. Isang uri po ng platinum. Very hard, brittle, silver white metal. Ibig sabihin, napakatigas po ang uri ng platinum na ito. So, kapag makakita kayo ng silvery white na may tatak na IR, na parang silver ang kulay, yan po ay tinatawag na iridium, mga kababayan. So, pag ang iridium po ay makita ninyo sa mga lugar ninyo, mahal po yan, mga kababayan. Yan po ay isang uri ng platinum. Ang melting point po niya, mga kababayan, ay 2,466 degrees Celsius, na kung saan ay high temperature. Hindi basta-bastang matunaw ng mga acetylene. Sa high temperature po siya kasi, mga kababayan. So, dumako tayo sa panglima, mga kababayan, ang osmium. Ang osmium po, mga kababayan, from the Greek word smell. So, singhot, kung baga, Greek word, galing sa Greek word na ang ibig sabihin ay singhot o smell. Ang kanyang pong tatak, mga kababayan, ay US, osmium. Ang color po niya ay bluish white. So parang may pagka-blue na parang stainless. So mabigat din po ito, mga kababayan. Ito po isang uri ng platinum na mabigat, na kung saan ay parang stainless na pwede kang manalamin. May pagka-bluish white. Ito po ay isang uri ng platinum. Kapag makita kayo ng may US, ang ibig sabihin niyan osmium. Ang mga tatak po ng mga platinum kasi
karamihan ay 950 at saka 850. Depende kung PD, PT, US, IR. Kasi marami pong uri ang mga platinum 6 po sila, mga kababayan. So yan po ang osmium. Ang melting point po niya, mga kababayan, ay 3,033 degrees Celsius. Ibig sabihin ay napaka high temperature po talaga siya, mga kababayan. Saka toxic po ang kanyang metal transition. Siya po ay isang uri ng toxic na heavy metal na kung saan ay maaring ginagamit ito ng mga scientists bilang ng mga armas o weapons ng kagaya ng mga eroplano, mga submarino, kung saan pa yan panghimpapawid na papunta sa outer space. Ito po ang metal na ito ay ginagamit po nila, mga kababayan, kasi napakatigas po na uri ng platinum ito, itong osmium, mga kababayan. So dumako po tayo sa panghuli, mga kababayan. Ito po ay ang tinatawag nilang platinum A o platinum. So lingid po sa ating kaalaman, ang akala natin ay pag sinabing platinum, ito na yung isa lang ang platinum. So ang pinakahuli po sa lahat ng platinum na pamilya ay ang platinum A o platinum. So platinum talaga ang tawag sa kanya, wala na siyang klasifikasyon. So isa siya po ang pinaka common na ginamit sa lahat ng jewelry. So ibig sabihin, lahat po ng mga naka-display sa mga pawn shop, sa mga displayhan po ng mga jewelry shop, yan po ay ang tinatawag na platinum A, platinum. Yan po ay talagang platinum ang tawag sa kanya, mga kababayan. Precious silvery white. So, precious metal talaga siya. Come from the Spanish word platino o little silver. Yan po ang kanyang meaning, mga kababayan. At ang melting point po niya, mga kababayan, ay 1,768 degrees Celsius. So siya po ay hindi ganun katigas, mga kababayan. Katulad lang siya ng ginto, mga kababayan. May pagkalambot. Kapag inispatan niyo po ito ng acetylene, mga kababayan, ang kanyang melting point po ay 1,768. Ibig sabihin, kaya pong matunaw ang platinum A na kung saan PT ang tatak niya, mga kababayan. Pag may nakita kayo sa mga quintas, singsing, o kung ano pa man na jewelry na mga rilo, pag may nakalagay na 950 PT or 850 PT, yan po ay platinum na precious metal na kung saan ay parang silver white ang kulay. Yan po ang karaniwang common na kung saan ginagawa sa mga jewelry. So, ang akala ng iba, pag inacetylene, malamig ang platinum. Hindi po ganun, mga kababayan. May mga melting point po ang mga platinums na kung saan ay iba-iba ang kanyang antas sa init, mga kababayan. So, yan po ang ating natalakay, mga kababayan. Sana po ay nagbigay na naman tayo ng kaunting kalaman tungkol po sa mga uri ng platinums na kung saan ay makapagbigay sa inyo ng kaalaman upang matuklasan ninyo ang mga metal na kung saan nandyan po sa inyong mga bahay. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli.